raw naging madali para sa Korte Suprema ang desisyon na si Bakin sa pwesto, si Sandigan Bayan Justice Gregory Ong, na napatunayang nakapag-ugnayan sa sinasabing utak ng pork barrel na si Janet Limnapoles. Masakit man daw ang proseso, malinaw daw ang mensaheng ipinararating ng naging desisyon. Marami rin ang napahanga sa desisyong ito ng Korte Suprema dahil napatunayan daw nitong kaya nilang linisin ang kanilang hanay. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Kung ang suspendidong senador na si Jinggoy Estrada raw ang tatanungin, masasabi niyang naipit lang sa sitwasyon ang nasibak na Sandigan Bayan Associate Justice na si Gregory Ong. Ang larawan ni Ong kasama sina Estrada at Janet Limnapoles sa party ng senador ang isa sa naging mitsa ng investigasyon sa kanya. I can vouch for the integrity of Justice Ong. Nakunan lang siya ng may picture kasama ni Napoles eh. Hindi naman siguro masama. Ako rin marami akong picture kahit sinong mga nagpapapicture sa akin. Si Ong ang kauna-unahang mahistrado ng Sandigan Bayan na nasibak sa pwesto matapos madawit sa pork barrel scam at mapatunayang nakikipag-ugnayan kay Napoles habang dinirinig ang kaso nito noon kaugnay ng overpriced Kevlar helmets. Ayon naman kay Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang, nalulungkot daw ang mga mahistrado ng Sandigan Bayan sa pagkakasibak kay Ong. Kaklase ni Tang si Ong sa San Beda at kilala raw niya itong palabiro. Bagaman nalulungkot, malinaw daw ang mensahe ng desisyon ng SC. We go back to the basic, no, which is in the Constitution, that a public office is a public trust. And all of public officials and employees must be accountable at all times to the people. Isa si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa walong bumoto para masibak si Ong sa pwesto. Aminado si Sereno na hindi naging madali sa korte ang naging desisyon nito kay Ong. Masakit daw na proseso ang pagsibak sa isang naging miyembro ng hudikatura pero kailangan daw nilang gawin ito para linisin ang kanilang hanay. Pero ano kaya ang magiging epekto ng desisyon ng Korte Suprema sa hudikatura? What the effects will be, I leave it to the future. Kahit sina Associate Justice Marvick Leonen na bumoto pabor sa pagsibak kay Ong at Associate Justice Presbitero Velasco Jr. na bumoto naman kontra sa pagsibak kay Ong, hindi pa masabi ang posibleng epekto ng naging desisyon nila. We're not supposed to discuss about the case. It's still pending. He may file an MR. I guess everything we do is for the good of the judiciary and the country. I mean, no comment. It will come out in our separate opinion. I think it will come out soon, if not this afternoon, baka tomorrow. Pero para kay retired Supreme Court Associate Justice Roberto Abad, makabubuti raw sa buong judicial system ang desisyon ng SC. Kahit ang Integrated Bar of the Philippines, hinangaan ang desisyon ng Korte Suprema. It shows merely that the court is able to act firmly on matters like this and take a stand against what it perceives to be wrongdoing. The act of the Supreme Court is very laudable. That is a very good signal that nobody is indispensable as far as the issue of integrity and honesty in the judiciary is concerned. Bagaman tingin naman ni Court of Appeals Presiding Justice Andres Reyes Jr., walang chilling effect ang desisyon ng SC. No effect. We just have to work harder for the improvement of the judiciary. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras.